So, sa madaling sabi, may kaso pa po ba at may warrant of arrest pa ba sa inyo? May kaso pa yan dahil ayokong igalang yung kaso na yan. Merong railroaded warrant of arrest. At yung railroaded warrant of arrest na yan, hinaman ko sila sa media. Opo. Dahil ako yung headline. Pwede ready to be arrested. I challenge them. Sabi ng mga media, nagtatago ka ba rito sa hotel? Meron kami international summit noon sa isang hotel. No. What is your message to the president? Mrs. Arroyo, you can now ask your injustice secretary to implement the railroaded warrant of arrest issued against me by a fiscal who is now a judge, who is a fraternity brother of the, allegedly, of the first gentleman. All right, okay. Kaya hanggang ngayon, hindi nila nagturuan ang PNP, nagturuan ang NBI, buhay pa nun si Director Vicoco, nagturuan sila kung sinong ang aresto sa akin. And I challenge them hanggang ngayon, live yung warrant of arrest. Bago Eddie, naniniwala ba kayong hinirang kayo ng Diyos para mamuno? Dalawang klase ang pamumuno. Pamumuno in whatever kind of leadership, for good, lahat tayo hinirang ng Panginoon eh. Hindi lang tayo nagre-respond sa kanyang calling. Lahat ng tao na nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis, may calling sa Diyos eh. Kaya lang iba, tumatakbo, iniiwasan. Ngayon, sa spiritual ministry, napatunayan ko 31 years, dito sa transformation ng political life, economic life, and social life ng bansa, yung principles ng Panginoon, remove the wicked from the government so that the government will be based on righteousness. When the righteous are in authority, the people rejoice. When the wicked rule, the people mourn. Brother Eddie, bati po sa pagsasaliksik ng GMA News Research, may mga eskwelahan daw pagmamayari ang inyong pamilya. So ilan po ito? Like, may bayad daw ba ito? Paano kumikita yung operation? Yan ang isang pagkakamali ng researchers niyo. Ang JIN Colleges Foundation is a non-profit, non-stock foundation. It can never be owned by any private person. It so happened I was just a founder. And my wife is a co-founder. Sumusweldo ko dyan as president. Pero walang ownership ang private ownership sa foundation. Nobody in my family owns a school. Bakit sa tingin nyo ay iboboto kayo ng hindi ninyo ka-relisyon? Katulad ng Muslim, katulad ng Protestant, katulad ng Evangelical, hindi born again yung iba, katulad ng Seventh-day Adventist, katulad ng El Shaddai Group. Maraming sumusuporta sa amin. Kasi isa lang ang bagay ang gusto nila. Yung godly na may integrity, may track record na incorruptible. Yun ang kanilang common denominator. Kaya magtataka kayo, ang supporter namin nanggaling sa lahat ng religion halos. Ano? Kahit na hindi nagmamahal sa Diyos, may mga atheists na sumusuporta rin sa amin. Mm-hmm. Dahil kabisado nila si Brother Eddie, full-blooded Democrat. Ibig sabihin, alam nila na magkakaroon ng isang pamahalaan na halos lahat ng pondo mababalik sa pangangailangan ng sambay ng Pilipino. Anong pananaw niyo sa political dynasties? Ang political dynasty, ang natanong na ako niyan dati na, ni Maring Winnie. Ang political dynasty, mamamatay lang yan kapag nagkaroon ng genuine economic and political empowerment ang sambay ng Pilipino. Ang connotation ng political dynasty, mula sa lolo, hanggang magulang, hanggang apo, sila ang may hawak ng economic power, sila ang may hawak ng political power sa isang lugar, sa isang probinsya, at meron silang goons, meron silang guns, meron silang gold. Kaya yan ang connotation sa tunay na political dynasties. Pero makikita natin na yung mga pamilya na umuusbong ngayon, na mayroong mission sa buhay to replace corrupt politicians with righteous, qualified political leaders, not tainted with any corruption, but characterized with passionate love for God and for country.